Pala kilo-kilong agricultural products tulad ng bigas at sibuyas mula Nueva Ecija dumating na sa Metro Manila para ibenta sa Kadiwa on Wheels, katuwang ang ilang organisasyon. Ang sentro ng balita mula kay Joshua Garcia. Malaki ang pasasalamat ni Victor at Randy sa Department of Agriculture dahil sa laki ng naitutulong sa mga katulad nilang lokal na magsasaka. Malaking tulong po ang Kadiwa dahil nakakadirekta na kami sa potensyal na bibili ng aming pananim at naanin namin sa bukid. Mas tataas po ng kaunti yung kita ng magsasaka. Malaking tulong din po pati yung mga sasakya. Dumating kaninang umaga ang ilang truck ng bigas at kilo-kilong sibuyas at kamatis nang galing pa ng Nueva Ecija patungo sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Elliptical Road, Quezon City. Mahigit 500 sako ng bigas na tig 25 kilo, halos isang toneladang kamatis, 75 kilo ng pulang sibuyas at 25 kilo ng puting sibuyas ang dala ng limang 6x6 military trucks at isang container van ng Kadiwa ang dumaan muna sa DA para kabitan ng tarpaulin ng Kadiwa on Wheels. Ang inisyatibong ito ay nagmula din sa kanilang Memorandum of Understanding kasama ang Diocese of Novaliches at Caritas. Ayon sa DA, ang mga dumating na produktong agrikultura ay pre-order ng Diocese of Novaliches. Dadalhin ang mga ito sa Jesus of Lord Divine Mercy Parish Church sa Mapayapa Village QC para naman sa storage at distribution nito sa mga parish na sakop ng nasabing diocese. Ayon kay DA Assistant Secretary James Layog, ito ay bahagi pa rin ng pagsisikap ng DA Agribusiness Marketing Assistance Services o AMAS para matulungan ang mga lokal na magsasaka para mas kumita sa kanilang ani at direktang maibenta sa mga consumer. Dahil direkto, diretso to dun sa mga ano, sa mga constituents ng mga parish. So it will be on a lower price, no? Dahil nawala na yung ano, nawala yung transport cost. Pero at the same time, medyo mataas yung farm gate price, disente pa rin yung farm gate price na poprotektahan yung interest ng ating mga farmers, no? Kasalukuyan nakikipag-ugnayan ng Agriculture Department sa ibang sangay ng gobyerno, gaya ng Philippine Army, para matulungan ang mga magsasaka sa transportasyon ng mga produktong agrikultura sa paghahatid ng kanilang produkto sa mga consumer sa Metro Manila. Joshua Garcia para sa Bayan.